Hello mga bes, sa inyo mga bago dyan, nice to meet you and welcome mga mga bes, Unifracture. So, sa inyong patuloy dyan, nanonood, maraming salamat sa inyo mga bes, at nag-share na yung mga comments, maraming salamat sa inyong mga nagtanong, sana maraming kayong natutunan sa akin at sa mga comments dyan sa baba, and sana nasa healthy, happy, and safe life kayong lahat mga bes, and we pray to God na sana mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, and we thank God for everything na meron tayo. Ganon, we pray to God na sana babalik na sa normal ang buong mundo, in Jesus' name, amen. So, shoutout sa inyong lahat dyan at sa mga kasama dyan sa group chat. Shoutout sa inyong lahat, bes. So, mag-share kayo ng mga ideas sa isa't isa at mag-usap kayo dyan. So, marami kayong matutunan sa isa't isa kasi marami kayong experience. So, shoutout sa inyo. Hindi ako masyadong naka-join dyan kasi naka-focus ako sa ibang mga trabaho ko dito, bes. Minsan, pag may time ako, talagang tinitingnan kung okay lang kayo. Ganon, sinisilip ko yan, ganong factor. Pag hindi naman ako naka-join dyan, okay lang yan. Mahalaga nag-usap kayo dyan, nandyan kayo. Ganon. So, private kayo na mag-usap at mag-share kayo ng mga karanasan niyo sa buhay at ipakita ninyo ang iyong mga afam. Baka isa lang yan. Ganon. So, sa kasalukuyan, wala namang ganon na isa lang yung afam na picture or ganon. Meron ako nakita dyan na yung isa kachat niya, kachat din, nag-chat din sa kanya before. So, may mga iba dyan na gumamit lang ng picture ng ibang tao, ganun. So, mag-ingat kayo, bes. Huwag naman kasi kayong masyadong magtiwala dyan. Dapat kasi sa mga paghahanap ng afam, italagang prepared yung sarili ninyo. Posibleng mga afam gumagamit ng picture ng iba. Posibleng yung iba dyan, talagang may gusto lang makuha sa inyo. Kayo nakipag-chat sa inyo. Kaya, mag-ingat talaga kayo, bes. Dubli. Sa paghahanap ng afam, dubli ingat yan. Kailangan yung ganun. Dapat alerto kayo. Kasi yung mga afam kasi, maraming klaseng afam dyan, bes. Yung iba naghahanap ng seryosong relasyon. Yung iba dyan, naghahanap lang ng kalaro. Ganun te, kalaro te. Oo, ganun factor. So, ingat kayo dyan and enjoy kayo dyan sa group chat. At saka, welcome nyo yung mga bago kung meron tayong bago. So, yun pa lang gusto mag-join. Yung iba dyan, hindi ko kayo ma-join o ma-add dyan sa group chat, bes. Kung hindi kayo nag-message dito sa Facebook ko, hindi ko kayo ma-add. So, kailangan i-click nyo yung link dyan sa description ng mga videos ko. May link dyan ng Facebook. Dyan, mag-message kayo dyan. Kahit sabihin nyo lang na, Ate Sally, please add me in the group chat. Ganun. Kahit sabihin nyo lang, makita ko yung name nyo, ma-add ko kayo doon. Pero hanggat hindi kayo nag-message, hindi ko kayo ma-add, bes. Ano, sinong i-add ko? Wala. So, yun factor. So, mag-ano kayo, mag-message kayo na gusto nyong sumali sa group chat para ma-add ko kayo. So, diretso ko magbasa isa sa mga comment ninyo. Sayang oras. So, kay Juju lang, sabi niya, Hi, si Sally, kumusta po? Pasensya na sis, hindi ako lagi makapanood lagi sa video mo kasi busy ako sis. Pero alam mo, gusto ko yung advice mo. Oo, may nakainkwentro din ako ng afam na ganyan. Meron daw siyang ipapadala sa akin na malaking pera. Pero sinabihan ko na wag na siyang wag na siyang mangon sa inyo, magsinungaling sa inyo. Ano yun, alam mo yung ibig kong sabihin dyan? Marami kasing naka-indente sa salita na to. Kaya, tinatry kong wag yung banggitin yung ganito, bes. Para yung mga, ano dyan, naka-intindi sa ganito, hindi nila maintindihan yung pinagsasabi ko. So, marami talaga sa mga fam, magpadala sa inyo ng pera, pero sinabihan mo siya na, wag mo akong ganyanin, wag mo akong lukuhin. Dahil mahirap ako dito sa Pilipinas. Kaya iyon, hindi nag-chat yung ano, pasaway na yung afam. Tapos sinabihan ko na mag-usap kami sa video, pero sabi niya sira daw yung ano niya, camera niya, kaya sa computer, ganon. Sira daw camera niya sa computer, kaya hindi ko na gi-chat, sis. Si Sally, pwede po ba paikutan mo ako sa may wagang ring mo kung makatagpo ba talaga ako ng afam? Na seryoso sa akin. Kasi minsan, nakakainip na din. Sige sis, ingat po. Maraming salamat sis. Ganon. Unahin ko muna yung ginawa mo. Yung ginawa mo na sinabihan mo kagad. Ganyan ang gusto ko lahat sa inyo dyan. Na ng, yung mga afam ninyo, minsan dyan, bagong-bago pa lang. Nanghingi na ng information about you. Kasi meron daw siyang ipapadala. Either pera yan.
or kaya package yan, surprise package, gano'n, hello, te! Nanghingi ba ako sa'yo ng surprise package? Tama, ang ginawa mo, bes, diretsyan mo na, nga, huwag mahulukuhin, wala akong pera dito. Gano'n, tama, ganyan ang gawin nyo lahat kayo dyan, nanonood sa akin, na mayroong mga affirm na ganyan. Uras na yung affirm nyo, nagbabanggit na maisusurprise sa inyo. Sabihin nyo kaagad, if kung ang package mo ay kailangan ko magbayad, tandaan mo, wala akong pera. So, you better keep it for yourself. May ganun factor. Ganun, sabihin niya sa kanila, if I need to pay something, I don't have money. Ganun. Ganun, diretso yung sagot. Sabihin niyo kagad sa affirm niyo, wala kayong pambayad. Para kahit pa paano ma-idea na siya. Eh, kung alam niya na may bayad pala, edi, alam niya hindi mo kukunin. Ganun factor. Kung affirm na seryoso sa inyo, best, ayaw nilang papayagan na maglabas kayo ng pera sa sarili ninyong bulsa. Sila mismo ang magbibigay ng pera sa inyo. So, sa mga affirm niyo, tama ang ginawa mo, best, na sinabihan mo kaagad na huwag mo akong lukuhin, hindi, wala akong pera dito, mahirap kami dito sa Pilipinas. Sinabihan mo, so na-insulto yung affa, kumbaga nadiretso na, kung ba nagising siya, tulog-tulog factor pa ang lolo niyo, ganun factor, eh, sinabihan mo kaagad, biglang na ano siya, oh, ganun. So, naisip kaagad niya, oh, nagkamali ako ng babae, ganun, naisip kaagad ni affa yun. So, tamang ginawa mo, best, and good luck sa iyo, ay kutang na kita ng sing-sing. Grand, ano ka talaga, best? Broken-hearted ka before. Sobrang broken-hearted ka. Pero kadikit sa'yo ang star. Ang star kasi is a dream come true. So, maghanap ka, best. Makakatagpo ka ng tamang affirm. Huwag lang kayong mainip kasi. Pag ang paghahanap ninyo ng affirm is parang ano yan, best? Hindi, wala kasing kasiguruan yan. Pero nasa tao lang yan. Pag ang tao matapang talaga at palaban at talagang alam ang gusto, eh, tuloy-tuloy kayo, best. Go-go-go kayo. Ang taong hindi nagtatagumpay, yun yung taong mga marupok talaga. Malambot ang puso, best. Masyadong mahina. So, sumuko na kagad. So, hindi kayo makakatagpo, best. Ano bang ini-expect nyo? Pag sumuko kasi kayo, yan yung mga, ang sagot yan is hindi kayo makakatagpo. So, huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayo si kayong masyadong atta. Kumbaga, excited masyado. Hindi, teh. Tagal na ako naghanap, hindi pa rin, hanggang ngayon wala pa rin. Hindi para sa akin yung mga foreigner. Ay nako, hindi para sa akin yan. Hanggang ngayon, ginawa ko na lahat. Nagbalintong na, balintong factor. Teh, hindi, nagtumbling na, ginawa ko na. Kulang pa yung ano mo, best, yung performance mo. Ano, teh, anong gusto mong gawin ko? Hindi, mag-ano ka pa, best, mag-search ka pa. Habaan mo yung pasensya mo. Enjoy mo lang ang pag-search ng affirm. Huwag masyadong nagmamadali. Huwag masyadong, hello, ito na yung talaga yung maghahanap ako ngayon. Gusto ko, ano, makahanap na kaagad eh. God owns everything. Alam ni Lord kung kaya yung perfect time na kayong dalawa mag-meet. Alam ni Lord yon. So, kung mahaba yung pasensya mo, best, go-go-go ka pa rin. Hindi lahat nang nagtagumpay. Lahat naman talaga nang nagtatagumpay. Sila yung mga taong palaban at hindi sumuko. Tulad ko, maraming beses akong nabigo. Pero alam ko ang gusto ko. Kumbaga, alam ko sa sobrang dami nang nakatagpo ng affirm through dating site. Ang dating site is made yan para sa malayo sa isa't isa, best. Hindi yan mag-dating site kung kapitbahay mo, best. Ganun factor. So, sumali ka talaga sa mga dating site, best. The more dating site sinalihan mo, the more kang sinisearch, the more ka na nag-iwan ng message sa mga different appam na alam mong itong gusto mo, marami kang chances na makatagpo talaga, best. So, huwag kang mainip. Enjoy mo lang yan, ang paghahanap ng affirm. So, habang hindi ka pa nakatagpo, gawin mo yung mag-invest ka. Ang invest na ibig kong sabihin is mag-search kayo at mag-iwan kayo ng mga message sa affirm na gusto nyo. Investment yung best. Parang nag-i-enjoy kayo, eh, hindi nyo alam. Darating yung affirm na nakakita dun sa profile mo at na-typean ka. So, mag-message sa'yo yun. Umalay mo yan na yung destiny mo. Ganun ang ginawa ko kasi. In fact, gawain ng lola nyo. So, ganyan ang gawin nyo. Investment nyo, i-enjoy nyo lang yan. And habang hindi pa kayo natagpo ng affirm, mag-enjoy kayo with your friends and family. Focus nyo yung time nyo sa family ninyo. Bonding kayo, mag-enjoy kayo. Kasi once na matagpuan nyo yung affirm ninyo, at kukunin kayo, dahin kayo sa lugar nila. Yung iba dyan, tulad ko, umabot pa ng 5 years bago naka-uwi ng Pinas. May nung factor test. So, nag-usap na lang kami through video call ng family ko. So, ganun factor test. So, habang hindi nyo pa natagpuan yung affirm nyo, enjoy your life with your family and friends. Ganun. Ganun ang dapat nyo gawin para hindi kayo ma-bored at para hindi kayo manghihinaan ng loob. Kasi pag puro na kayo, hindi, talagang naghahanap ako. Talagang bigay ko yung oras ko talaga sa paghahanap. Ang dami ko nang natagpo. Ang kala ko matino, pasaway pala. Hindi talaga para sa akin yung affirm. Tinuruan mo na yung utak mo, best. Tinuruan mo yung utak mo na parang sinabihan mo na yung utak mo, sarili mo na, hello, te, huwag ka maghanap, te, hindi bagay sa'yo. Tinuruan mo kasi, best. Iyan ba ang gusto mo? Hindi, di ba? So, i-go-go-go mo lang. Enjoy mo lang. Para kumbaga, hindi ka ma-stress pag ganong factor. So, good luck sa inyong lahat. Marami na talagang
mga kapatid nating privately and sa mga comments siya na nagtagumpay talaga sila sa paghahanap ng AFAM. Nakakatagpo na sila ng AFAM na sobrang mga effort sa kanila, concern sa kanila, at financially support talaga sa kanila, best. Hindi sila nauhaw sa financially support. Kasi marami talagang AFAM, best, lalo na pag mga pensyonado na, or kaya kahit hindi pa pensyonado, kung mga anak nila ay malalaki na, wala na silang pinaggagastusan. So, i-boostin nila yung financially and time nila sa inyo, best. Hindi kayo magugutom dyan. Si Peter, isa na siya dyan. Si Peter ay tulad ninyo. Si Fred Pattinson ay katulad ninyo. Naghahanap yan na maraming beses. Marami siyang na-meet na AFAM na mga pasaway. Nag-go-go-go pa rin siya. At kayong mga naghanap dyan, yung iba dyan na hindi nyo masyadong pinapansin, ganyan kasi ginawa ni Peter. May AFAM talaga na hindi niya ganun ka pinapansin. May AFAM siya na gusto. Pero parang kulang talaga yung AFAM na gusto niya. Eh, parang hindi yun ang gusto niyo. Kasi kulang yung performance, teh. Kulang yung time and effort. Pero isa sa mga AFAM na chinachat niya, pinagsasabay kasi niya. Ganun ang gawin niyo. Pinagsasabay niyo, best. Kasi nagsisearch pa nga kayo. Hello, teh. Di ba, wala nang daming chat. Sabayin niyo na. Ganun kasi ginawa ko. Eh, syempre, hindi ka pa nakafocus sa talagang gusto mo. Mag-stop ka lang sa paghanap ng marami. Kung nakafocus ka na sa isa na alam mo siya talaga ang gusto mo. Eh, si Peter, ganun ang ginawa niya. So, pinagsasabay-sabay na niya. Hanggat na-feeling niya yung isa, yung hindi masyadong pinapansin niya, yun talaga yung focus talaga sa kanya at nagbigay ng time. So, binigyan niya ng pansin. At ngayon, sila na talaga at wala na silang kinakausap na iba. At saka, okay talaga yung affirm ni Peter. Mahal si Peter at saka buong pamilya niya. So, alam niyo na ang ibig kong sabihin noon. So, kayong mga ano dyan, naguluhan na, at mga ano dyan, nanghihinaan na ng loob, eh, tuloy-tuloy yung paghanap, best, para makatagpo kayo na matinong AFAM, katulad ni Peter, ganon. Good luck sa inyong lahat. Marami kayong makakatagpo ng matinong AFAM kung naghahanap kayo, best. Kung pasaway yung AFAM nyo, eh, basura nyo, sayang oras nyo. Sobrang daming AFAM na nakapila, best. Pag hindi nyo bigyan ng chance, wala kayong chance na makatagpo ng matinong AFAM pag hindi nyo sila bigyan ng chance. So, ikaw, best, maghanap ka ng marami. Mas maraming hinahanap mo, mas marami kang chances na makatagpo ng tamang AFAM. At huwag kang manghina ng loob. Kasi pag nanghina ka, talagang sagot yan, hindi ka makatagpo, best. Ganun. So, good luck sa iyo and maraming salamat sa pag-share mo, best. At sa inyong mga nagtanong dyan, ito na ang sagot sa inyo na ganyan ang gawin nyo, best. Sa mga AFAM ninyong pasaway, ganyan ang gawin nyo, diretsuhin nyo na, kasi para alam na yung gagawin niya, ituloy ba niya, kasi may gusto lang siyang anuhin sa'yo, best. Akala niya makaya ka niya, so kaya ka niyang utuin sa pera, baka nakala ng AFAM talaga. Mostly sa mga AFAM dyan, ang iniisip nila is pag Pilipina ay uhaw sa pera, teh, kaya nilang utuin. So ang akala ng AFAM nito is kaya ka niyang utuin na, hello, magpadala kong maraming pera sa'yo, ganun. So, idiniretso mo na, te. Tama ang ginawa mo, te. Proud of sa'yo. Thumbs up ka sa akin, besh. Ganun. So, dapat ganyan kayo lahat, besh. Huwag kayong maglabas ng pera sa bulsa ninyo. Sayang yun, te. Kung binili nyo pa yung maraming bigas, iayuda nyo pa. Maraming matutuwa sa inyo, te. Ganun. Sayang yun. Mga ganun. Sa mga AFAM ninyo, mostly yan. Sila talaga ang magbigay ng pera. Hindi kayo. Ayaw nilang papayag na ganun. Sa matinong AFAM, besh, ganun, ayaw nilang magpadala kayo ng pera, ganun, or maglabas kayo ng pera sa busan nyo. So, diretso ko magbasa sa iba sa mga comment nyo, sayang oras, masyadong chismosa ang lola nyo, pero sana marami kayo matutunan. Kay, ganun, isa sa mga kapatid natin, sabi niya, hello, Ate Sally, good day, Ate Sally, I miss you so much. Ako yung may diamond ring sa Canada, thanks sa pag-read, Ate, salamat sa advice mo, lahat. At thanks talaga kasi pag magbasa ka ng message ko, kantahan mo pa ako. May ganun factor kasi. Diamond rings are forever. Ganun. So, makakatagpo kayo, best. It's yung kapatid natin na matagal talaga siyang naghanap. Pero nakatagpo talaga siya ng AFAM na talagang mahal siya at ang pamilya niya. At naka-prepared na yung diamond ring na may pangalan niya at sa AFAM niya. Ganun factor. At saka nag-financially support sa kanya, best. At concern sa mama niya. Nagpapadala ng para pagkain. At saka vitamin sa mama niya. So, makakatagpo kayo, best. Yung mahal kayo at concern din sa family nyo. Hindi yung, hello, te, ikaw lang yung gusto ko at ikaw lang yon, ha? Walang iba. Ganun pa, pag-affirm na ganyan, best, layuan nyo yan. Mag-aaway kayo pag magkasama na kayo, best. Bakit? Ang gusto kasi niya, pag ganyang klaseng attitude kasi, pag nag-asawa na kayo, never ka nang, out ka na sa family nyo. Kung baga, gusto niyang idama yung ugali nila. Mga affirm, ugali kasi nila na, once na kaya mo na buhayin sarili mo, lumayas ka sa bahay ng magulang mo, buhayin mo sarili mo, ganyan dito, best. So, pag-affirm, gaganyanin ka niya.
kumbaga kukunin niya sa iyo yung gawain mo, lalo na yung pagmamahal mo sa pamilya mo, eh, layuan mo yan, ba? Sino siya sa buhay ko? Ganun. Sino ka? Afam ka? Hindi ikaw ang gusto ko. Ganun. Sa mga afam ninyo na ganun, ugalin ako, iwasan niya yan. So, piliin niyo yung afam na katulad ng kapatid natin na mahal siya at ang pamilya niya. Mga ganun fact. Marami na sa inyo ang nakatagpo, best. So, lahat kayo makakatagpo. Basta i-let go nyo yung mapasawan afam at maghanap kayo dyan. Marami talaga dyan. So, ayan. Nagdiretso ako ng chisme. So, pantahan mo pa ako. Thank you talaga sa Ate Sally. Yup, tama ka Ate Sally. I love you so much. Yup, super serious talaga siya Ate Sally. Sa feel ko lang, malaki na din support niya Ate Sally. Ganon. Sobrang support, malaki na ang support ni Afam sa kanya at sa pamilya ng kapatid natin. Ganon. At mag-iyak siya sa kakamiss niya sa akin. Yes, love niya twins ang kids ko. Hala, good luck sa iyo, best. Kambal pala anak mo. So, yung Afam mo, minahal din niya yung mga ano. Yan talaga ang hanapin niyo, best. Sa mga Afam kasi walang pake ano yung future, the past ninyo. Ang mahalaga sa kanila yung future na kayo ngayon at saka yung future magkasama kayo. Ang mahal na talagang, ang seryosong Afam, mahal niya. Hindi lang ikaw kundi pamilya mo. Tanggap niya yon. Ganon. So, sa'yo, may twins ka pala, best. Na really, ano kasi, before kami, may ano kasi kami ng mister ko, may anak kaming kambal, pero kinuha sa amin ni Lord. Hindi binigay sa amin talaga ng buong buo. Nawala sa amin. Pero may plano naman si Lord talaga. So we thank God for everything. Kung ganon. So good luck sa you, best. Yung mahal din ang afa mo, ang kambal mo. Yup, I do hope and pray. Talaga Ate Sally siya na ang tao para sa akin. Mama ko din Ate Sally. Nanonood sa you always. Thanks talaga Ate Sally. Shout out sa mama mo, best. And mabait yung afa ninyo, best. Ganyan. So tamang ginawa, mag-focus ka na sa kanya. Kasi seryoso naman si Afam mo. Message ako next time kung ano na update episode. Thanks na marami. So, good luck sa iyo, best. Ituloy mo lang kung anong ginagawang best. Kasi minahal ka ng Afam mo kung ano ka. Tinanggap ka niya. At tinanggap niya ang family mo. Si mama mo ay minahal ng Afam mo din. Tinitrato na niya na. Mama din niya. Part ng life niya. So, mabait ang Afam mo, best. Sana siya na nga. I-pray nyo lang palagi kay Lord. Kasi sa mga Afam ninyo, sa kabila ng crisis ngayon, hindi lahat ng Afam ay nanatili dyan sa relasyon ng LDR. Maraming Afam, be, sumuko. Kasi LDR na nga kayo at wala pang kasiguruan kung kailan kayo magkita. Yung iba dyan sumuko na, ayaw na nila. So, lumaya sila sa buhay ninyo. Kung maga, nawala na sila sa inyo. Pero sa mga Afam ninyo na nandyan pa rin sa kabila ng krisis ngayon at lalo silang dumikit sa inyo. At lalo silang nandyan, ibig kong sabihin, nag-financially support sila. Kasi alam lang, krisis ngayon. Swerte kayo, best. Swerte kayo. Pag ganyan ang Afam ninyo, ituloy-tuloy nyo lang ang kung anong ginawa nyo sa kanya na na-inlove sila sa inyo. Kasi nga, yung Afam ninyo is nagsisearch yan ng tamang babae. Yung babaeng alam nila na ikaw talaga ang gusto nila. So, kung nakafocus yan sa inyo, best, give the best. Kumbaga, kung nag-apply ka ng trabaho, yung first performance mo, eh, ano yun? Yun yung ano sa nakatatak sa mga nag-judge yun. Sa mga nag, kung mag-applican ka, yung mga nanonood sa'yo, yung mag-judge sa'yo kung pasado ka ba, unang performance mo, te. Ano yan, malaking impact sa kanila. So, sa'yo, best, kung ang afa mo ay na-inlove sa'yo dahil sa kaswitan mo, dahil kung anong ginagawa mo, ituloy mo yan, best, kasi yan yung nagpapatibay ng relasyon ninyo. Good luck sa inyo and God bless. Ganon. Maraming salamat sa patuloy mong pag-share, best. So, sa inyong lahat dyan, makakatagpo kayo, best, kung ilabay, sabisay ba, ilabay. Itapon nyo na ang mga afam na pasaway, best. Basura kasi yan sa buhay. Ang dami nating problema sa buhay, dagdagan pa. Ganon. So, okay, magbasa ko ng message. So, Maria Teresa Austria. Hello, sis. Nangyari na yan sa akin na nang ilang beses na tapos na kaming nag-chat, naka-online pa din. Yun pala, may iba pang ka-chat. Mostly talaga ganon. Pero meron din dahilan sa isang video na yung afam niya is naka-online lang daw talaga yon. Minsan nakatulog na siya, pero naka-online lang. Pero meron talagang iba dyan, te. Hindi kontento sa'yo. Naghahanap pa talaga. So, maraming iba. Maraming dahilan. So, huwag magtiwala. Palusot lang yan kung bakit siya online. Dapat once na tapos na kayong mag-chat, hindi na dapat naka-online. Naghahanap pa yan ng iba. So, mostly ganun talaga yun, te. Yung time nila sa inyo, tapos na. So, ang time nilang iba, i-share naman nila dun sa iba. Ganun factor, te. Ganyan. So, mostly naman talaga, pagkatapos niya na mag-usap, i-shutdown na niya yan. Ganun. Kasi katapos na, at ikaw yung gusto niya, di ba?
Pero kung halata naka-online pa rin siya, sabihin na natin, okay ngayon, bigyan kita ng chance. Kasi sabi mo, may ibang apam dyan, ang rason nila is nakatulog daw sila. O sige, bigyan kita ng chance ngayon. So, next time na nag-usap kayo, eh gawain pa rin yate. So, nakatulog ka na rin ba? Nakatulog ganon? So, ganon factor. So, pag oras na naging mag-shota na kayo na afam ninyo, meron na kayong kunting, ano dyan, kumbaga, meron na kayong kunting pag-aari sa pagkataon niya. Yung kumbaga, meron na kayong rights. Kasi nga, hindi naman buong lahat na, sa'yo na yung lahat ng rights. So, meron ka pa rin rights na sabihin sa kanya na, once na after we finish chatting, I want to see you no more online. Ganon factor. So, pag sabihin niya, hello, bakit ganon ang gusto mo? So, ibig sabihin na, hindi mo naman kailangan sabihin yan, best. Kasi sa mga afam na seryoso sa inyo, once na tapos na kayo mag-usap, automatically, nag-offline na yan. Kasi sino, bakit mag-ano pa siya? Alangan naman, yung bawa sabihin niya, nakatulog ako. Hello, nag-uusap tayo, gising na gising ka, te. Nag-affirm ka, gising na gising ka, nag-uusap tayo, tapos sabihin mo nakatulog ka, ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin nun, after nang nag-ano ka sa akin, goodbye, darling, sweetheart, goodbye, and good night, sweet dreams, gano'n. Gano'n na kaagad siya, hindi na niya nakalimutan niya ngayon, shut off, ang ano naman, gano'n factor. Ang labo ng mga affirm na gano'n, biglang, gano'n, hello, honey, sweetheart, good night, and sweet dream. Tulog na siya kaagad, te. Kaya nakalimutan niya mag-shutdown sa ano niya. Minsan nakakaano na rin yan. Sa mga alerto na mga pinhay tulad natin, eh, malakas yung ano natin eh. Malakas yung feeling natin eh. Kasi tulad ko noon, naghahanap ako, eh, mostly sa mga nahanap ko seryoso, ganun, nag-offline talaga. Ilan na sa mister ko. Pagkatapos namin mag-usap, eh, automatic na yung offline na yan. Ano pang dahilan? Pero minsan naman, naka-on lang yan. At naka-on lang din naman yung ano ko. So, okay lang yan. At sinabi naman ng, pag-afam kasi na seryoso sa inyo, wala kang pakibest. Kumbaga, kung feeling nyo na ang afam na seryoso sa inyo, wala kang pakibest. Naka-online siya o hindi. Kasi alam nyo na, ikaw yung mahal niya. Ganon. So, minsan kasi busy siya. So, naka-online lang yan. Pero most of the time, naka-offline talaga yung mister ko. Pero sa akin na, mahinayaan ko lang yan na naka-online. Kasi nga yung mga pamangkin ko, naglalaro din niya ng Plants vs. Zombie sa laptop ko noon. Ganon. So, ganon. Good luck sa inyo, best. Good luck sa mga nag-share sa inyo ng mga comment ninyo. Kasi marami kayong matutunan sa isa't isa, best. Good luck sa inyo. Sa mga pasaway ninyong afam, iwanan nyo yan. Yan ang lagi kong advice sa inyo. Iwanan nyo yung mga afam ninyo. So, sa mga afam ninyo, masyadong siloso. Sayang oras nyo dyan, te. Ganun. Janeline Vlog, sis, bigyan mo ako ng dating site na makakahanap talaga ako ng mapapangasawa kong afam. Thank you, sis. Ganun. Any dating site, sis? Shayat dyan. So, yung... So, yung halimbawa, yung Date in Asia, yung Filipino Cupid, Christian Filipina, mag-join kayo dyan, bes, sa Christian Filipina dating site. Mag-join kayo dyan, maglagay kayo ng information about you, ganon, at ganon, magsabi kayo dun. Sa mga afam na seryoso sa inyo, mag-message din sa inyo. At baka pwede nyo na rin sabihin na kung saan sila pwedeng makontak or mag-iwan kayo ng kung saan kayo pwedeng kontakin. Mga ganong factor. So, good luck sa inyo mga best. Sa lahat ng dating site, salihan nyo na best. Lahat ng dating site, any dating site, pwede kayong makatagpo dyan ng afam. Basta kung makahanap kayo ng pasaway dyan, ituloy-tuloy nyo lang best. I-go-go-go nyo lang. Kasi ang dating site is made yan para makatagpo kayo ng seryosong afam. At kung mapasaway yung afam ninyo, ibasura yan best. Huwag yung sayangin oras nyo dyan. Good luck sa iyo, sis Jenilyn Vlog. So, sumali ka lang best sa kahit anong dating site. Pwede yan. Nandyan, anytime dyan. Kasi marami kasing, ano dyan, matitinong afam na sumali. Talagang medyo pasaway lang yung unang dumating sa inyo. Ganun. Good luck sa inyong lahat, best, and take care. And maraming salamat sa pag-share, and God bless everyone.